Mga mahal kong kaibigan, magandang gabi. Ngayong gabi, isang pagkakataon makapasok sa inyong mga tahanan, sa ibang pamamaraang di nakasanayan. Kung inyong mamarapati, nais ko kayong makausap kahit sa ilang sandali. Ngayong panahon ng hirap at pagdurusa, naisip ko ang inyong mga pamilyang dumaranas ng di nakasanayang buhay upang maiwasan ang pagkahawahan. Naiisip ko ang likas na pagkaaktibo ng kabataan na hindi makalabas, di makapasok sa paaralan, at di makapamuhay ng normal. Nasa aking puso ang mga pamilya, lalo't higit ang mga may kapamilyang may sakit o kaya na may dumaranas ng pagluluksa dahil sa coronavirus o sa iba pang kadahilanan. Ngayong panahong ito, naiisip ko ang mga taong nag-iisa na mas nahihirapan sa pagharap sa mga pagsubok na ito, lalo't higit ang mga nakatatanda na malapit sa aking puso. Di ko nalilimutan ang mga may sakit ng coronavirus, ang mga nasa ospital. Nababatid ko ang pag-aalay ng sarili ng mga taong inilalagay ang kanilang mga sarili sa alanganin masugpo lamang ang salot na ito. O di naman kaya ay para maihatid ang mga serbisyo sa mga nangangailangan. Napakaraming mga bayani, araw-araw, oras-oras. Naiisip ko rin ang mga nahihirapan sa pinansyal na pangangailangan at naiisip ang kanilang ikabubuhay at ang kanilang kinabukasan. Aking ding naaalala ang mga nakakulong na ang kanilang paghihirap ay lalong nadagdagan ng takot sa salot na ito para sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay. Naisip ko ang mga walang tahanan na walang bahay na mauwian. Ang panahong ito ay mahirap para sa lahat. Sa marami, napakahirap. Alam ito ng inyong papa. At sa pamamagitan ng aking mensahe, ay nais kong sabihin sa lahat na ating subukan, kung kaya lang din natin, na gamitin ang mga panahong ito, tayo ay maging mapagbigay. Tulungan natin ang mga nangangailangan. Sa ating kapitbahayan, tingnan natin ang pinakaaba, maaring sa telepono o sa social network, ating ipanalangin sa Diyos ang mga nahihirapan sa Italia at sa buong mundo. Tayo man ay hiwa-hiwalay, ang ating pagmamalasakit ay malayo ang mararating. Sa pamamagitan ng pagkamalikhain dala ng ating pagmamahal, ito ang ating kailangan sa mga panahong ito, ang pagkamalikhain sa ating pagmamahal. Ating ipagdiriwang ang mga mahal na araw ng ibang iba sa ating nakasanayan, na siya namang nagpapakita ng sumasaklaw na mensahe ng Ebanghelyo, ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos. At sa katahimikan ng ating kapaligiran, ang Ebanghelyo ng pagkabuhay ang ating maririnig. Sinabi ni Apostol San Pablo, at siya'y namatay para sa ating lahat, na ang mga nabubuhay ay hindi na mabuhay para sa kanilang mga sarili, kundi para sa Kanya na namatay para sa atin at nabuhay na maguli. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, sinakop ng buhay ang kamatayan. Ang ating mananampalataya ang nagbibigay ng pag-asa. Nais kong ibahagi sa inyo ngayong gabi. Tayo ay umasa sa mas magandang panahon kung saan tayo ay mas magiging mabuti, malaya sa kasalanan at malaya sa salot na ito. Ito ay pag-asa. Pag-asang hindi nabibigo. Hindi isang ilusyon, kundi pag-asa. Maliban sa isa't isa, sa pagmamahalan at pagpapasensya, tayo ay makapaghahanda ng maayos ngayon. Maraming salamat sa pagpapatuloy sa akin sa inyong mga tahanan. Magpakita ng pagmamalasakit sa mga nahihirapan, sa mga kabataan, sa mga nakatatanda. Sabihin niyo sa kanila na ang Papa ay nagdarasal. Napalayain tayo ng Panginoon sa lahat ng kasalanan
sa lalong madaling panahon. At sana ako ay ipanalangin niyo rin. Hanggang sa muli.